everyone. Magandang madaling araw sa inyo. Alauna na. Ayan. Magandang madaling araw ho ng Linggo sa inyo lahat, mga kabayan. Okay. Kaya po tayo napavlog ngayong madaling araw because dahil sa issue, okay, hindi lingid sa ating kaalaman na nagkaroon ng mga birahan ng salita, no? Alam mo yun. Nawala na yung pagiging Kristiyano natin, no? Lalo pa sa akin, pagiging Kristiyano. Okay. So, this is a very sincere, okay, mga kabayan, this is a very sincere apology. Lalong-lalo na kay Miss Merly Peregrino, okay? Alam ko naman na si Miss Merly Peregrino ay mabuting tao. And, syempre, nakakatanda naman yung tao kaysa sa akin. So, hindi pwedeng, magpakumbaba. Yung mas nakakatanda sa'yo. So, ako na ang nagpapakumbaba, no, bilang Kristiyano kay Miss Merly Peregrino, na humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga hindi magagandang nasabi ko sa kay Miss Merly Peregrino. Ayan. And, syempre, alam mo, biktima rin tayo madalas, mga kabayan, ng pride, eh. Alam mo, yung pag nilamo ka na ng pride mo sa sarili mo, eh, wala ka nang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Basta, ang alam mo yun, go and go ka lang. So, yun nga ho. To Miss Merly Peregrino, please do accept my sincere apology to you. Alam ko na mahirap paniwalaan itong mga sinasabi ko ngayon because sa mga hitting, no, mga hitting ng post yung mga nakaraang araw until the last hour kanina, no. Pero syempre, sabi nga ni God, walang masama ang magpakumbaba. Okay. The more na magpakumbaba ka, the more na itataas ka ng Panginoon, mga kabayan. Okay. In fact, hindi naman lingid sa lahat na nasaktan ko ang damdamin ni Miss Merly Peregrino. Okay. So, syempre, matanda na yung tao. Alam mo yun, para nanay ko na nga yan. So, with due respect na lang sa kanya, sa kanyang age, no? And of course, syempre, nasakto ko naman talaga ang kanyang damdamin. Humingi ako ng paumanhin Miss Merly Peregrino and patawad coming from my heart, okay? Alam ko na ang ibang tao ay magtataas kilay sa sinasabi ko na ito, pero wala na ho ako doong hindi na big deal sa akin yun. Sasabihin ng ibang tao, okay? Ang importante ngayon, no, is tumarap ako ngayon, nag-public apology kay Miss Merly Peregrino sa lahat ng nagawa ko sa kanya hindi maganda, na humingi ako ng pagpapatawad niya, okay? And, ito ay pinapangako ko na, ito na ang last, mga kabayan, na vlog ko for MahMygz muli, no? Kasi, noon pa ho talaga ako nagpaplano na magbago ng content. Animals, cooking, mga ganyan, or even mga online selling, mga ganyan. So, and blessing in disguise din, mga kabayan, na nakausap ko si Ballpoint. Hindi din lingid sa inyong kaalaman na si Ballpoint, eh, nagkaroon din kami ng mainitan na sagutan ni Ballpoint sa vlog. Alam mo, naramdaman ko ngayon, sa totoo lang, mabuti tao si Ballpoint. Ballpoint, malalaman, alam ni Ballpoint yung sinasabi ko na ito kasi madami ang aming napag-usapan ngayong bago ako nag-vlog ngayon. Humingi din ako ng pasensya kay Ballpoint sa mga nasabi ko sa kanya. Nasabi ko kay Ballpoint, pasensya ka na, pati ikaw na naaway ko. Dapat hindi tayo naging magkaaway, sabi ko gano'n. And maayos ka usap si Ballpoint. I commend Ballpoint for that, for being gentleman. Napaka-gentleman niya. Totoo, guys. Trust me. Naramdaman ko yun. Ganon siya magsalita si Ballpoint sa vlog niya. Pero guys, try niyo kausapin si Ballpoint ng maayos. Makikita ninyo ang totoong pagkatao ni Ballpoint na mabuti siyang tao. Marunong siya magpatawad. Humingi ako sa kanya ng patawad, mga kabayan. This is not because
of anything else. This is because I am a Christian. Okay, mga kabayan. Pinalaki ako ng magulang ko na may takot sa Diyos, no? Na maayos ang pamumuhay kahit papaano. Alam niyo mga kabayan, sa hindi nakakaalam, wala na akong nanay. Wala na rin akong tatay. Maliit pa ako, namatay na ang tatay ko mga kabayan. And ang mother naman namin is namatay noong 2006 dahil nagkaroon ng ovarian cancer. Okay? So ang doktor ho niya, dyan sa UST, dyan siya pinapagamot, no? For the whole 6 months. Or less than 6 months lang siya. Okay. So, yun nga ho. Alam ko maraming magtataas ng kilay, pero hindi na malaking deal sa akin yun. Hindi big deal sa akin yun. Kaya ang usapan namin ni Ballpoint, i-open ko ang comment section. Because this is a public apology. And maintindihan ko yung mga reactions ng mga dati kong nakalaban. Okay, maintindihan ko ang mga reactions nila sa comment sections. And that is very understandable, mga kabayan. Okay, kung ako nga, na-realize ko yung mali ko, maintindihan ko rin sila, mga kabayan, kung mag-burst up ang kanilang mga comment dyan sa ating comment section sa baba. Okay, okay lang ho yun. Free, we are in a free country. Free tayong ilabas ang ating mga saloobin, mga kabayan, okay? Dumating lang ako sa point na I realized, nakausap ko rin sila, sorry to mention the names, na sila Tita Tess, na ginagalang ko ng mga tao dito sa MahMygz World. Tita Tess, sila Mami Fe. And I realized something na, ano ba? Ang dami ng problema yung mundo. No? Ang dami ng problema yung mundo, mga kabayan. Dadagdag pa ba tayo? Alam mo yun? So at least ako, dumating ako sa point na ganito, mga kabayan, na nagkaroon ako ng realization na ganito, na tinanggap ko yung pagkakamali ko kay Miss Pearly Peregrino, tinanggap ko ang pagkakamali ko kay Ballpoint na naaway ko siya, and of course, gusto ko rin humingi ng public apology kay Migs Molino. Dahil from the start, mga kabayan, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na defender din ako ni Migs Molino noong nag-umpisa ako mag-vlog. Hanggang mamatay si Mahal, mga kabayan. Okay? So, kung ano man yung nag-push sa akin, bakit bigla akong kumontra-kontra kay Migs? Pero that is all because dala siguro yung mga pride niya na sinasabi ko, no? Dahil nga, may mga tao na nag-push sa akin na, "Uy, basher ka, basher ka." So, pinanindigan ko ang pagka-basher, mga kabayan. Yun ang reason talaga doon. Walang halong pagsisinungaling ito. Oh, God knows. Pinarindigan ko ang pagiging basher, pero actually, malaking utang na loob ko kay Migs Molino. Of course, because kumita naman ako sa kanya. Pero hindi nga lang siyempre ganong kalaki ka ng kita na kayang bumili ng condominium, mga kabayan. Okay, hindi ganun. Siguro ang pinakamalaki kong revenue, to be honest with you guys, is nasa $3,000 isang buwan. 1 month lang ho yan. And ang pinaka second na malaki kong yan ang pinaka first kong malaking revenue, $3,000, and the second one is $2,000. Yan ho. The rest ang mababa ho yan. Dalawa lang ho yan na tumaas na ganyan ang aking revenue. Kasi through that, of course, I would have to thankful na syempre kino-content namin si ano, na mga vlogger, isa na ako dun, si Migs Molino, sila Mahal. So may utang na loob din tayo dun sa kanila. So alam ko naman na nasaktan ko din ang damdamin ni Migs Molino, no? But I know that Migs Molino is God-fearing din. And of course, and sa lahat ng mga fans na nasaktan ko rin ang damdamin. Alam ko na hindi agad-agad kayo makaka... Hindi nyo agad-agad maintindihan ang sinasabi ko ito, pero eventually, mga kabayan, madadigest natin lahat ang sinasabi ko ito, mga kabayan, because lahat ko tayo dadating sa punto na magkakaroon ng realization na, okay, too much na. Sobra na itong ginagawa ko. Like me. Diba? Like me. Narealize ko na, oh, sobra na ginagawa ko. Hindi na tama ito. Not because...
Miss Merly is going to file a case. No, hindi ganun ang point doon. Ang point doon is that na-bother na ako because parang sumobra na ako. Mga kabayan, sumobra na ako sa limit ng pagkatao ko. Hindi na tama ito. Okay? Even Tita Tess, nag-uusap kami. Sabi ko kay Tita Tess, I'm willing to, mapagpakumbaba, walang problema sa akin yun. Dahil alam ko na yan ang gusto ng Panginoon sa mga tao na magpakumbaba palagi. Like what happening to MahMygz Molino and sa family niya and kila Jet. Kahit sa kasagsagan ng batuhan, mga kabayan, ha? Sa kasagsagan ng batuhan ng masasakit na salita ng mga down below the belt, never natin narinig ang Molino. To be fair naman sa kanila, ha? Never natin narinig ang mga yan na gumante. Pero ako, gumaganti ako. No? Konting ganun mo lang sa akin, gumaganti ako. Pero mga kabayan, dumating ako sa point na na-realize ko na too much na ito. Okay? So, I do hope that everything will accept my sincere apology, lalo-lalo na kay Miss Merly Peregrino na nasaktan ko ang damdamin nung nakatatanda sa akin, mga kabayan. Which is, hindi naman yan ang pinalaki, ang itinuro sa akin ng magulang ko na malakit ang damdami ng ibang tao. Okay? And as well as, alam mo yung habang nakikipag-usap ko doon sa naging kaaway mo kay Ballpoint, and na-realize mo na, yung taong ito ang dali kausap. Yung taong ito, madali makaunawa, madali makaintindi. Alam mo yung, sabi ko nga kay Ballpoint, pag nakalipat ako sa condo, next month, pasyal kayo ni Miss Merly doon, gusto ko makabawi sa inyo. Sabi ko kay Ballpoint. Alam niyo guys, kung makikilala niyo ako personally, ibang-iba ako sa kaharap ng camera, ibang-iba ako sa personal. Okay? Siguro, may family, oo, may kaya sila, mga kabayan. May kaya ang family ko, to be honest with you. May kaya talaga sila. Hindi ko na nidi-elaborate kung ano-ano yun, pero ako na nagsasabi sa inyo, may kaya ang pamilya ko. Okay? Ang ate ko ay may... ate ko ay may ano sa Amerika, may kanya negosyo doon, ay may nursing home siya doon, mga kabayan. The reason na bumili uli siya ng worth 21 million pesos na bahay doon, mga kabayan, is expansion para magdadagdag siya ng another nursing home. Okay, kasi dalawa na bahay nila doon eh. Okay, tatlo ang kanyang sasakyan. Isa na yung latest na sasakyan niya, yung Subaru, mga kabayan. Okay. So, kung sa record ng family ko, wala kayong masisilip sa record ng family ko because my family came from a good root, mga kabayan. Ako lang talaga siguro itong palaban na ayaw magpakanti, mga kabayan. Alam niyo yun, yung mga time na, ay hindi, kailangan, hindi. Ganun. In fact, magkaiba kami ng attitude ng sister ko. Sister ko sa Amerika is napaka-cool na tao. Ako, reverse naman. Napaka-ano ko, napaka-aggressive. So, hindi rin nakakatulong ang pagiging agresibo ng isang tao, mga kawan, because kuminsan, or madalas, maglilid ito into big problems. Lalo nga na itong na-realize natin na nasaktan natin ang damdamin ni Miss Merly Peregrino. So, umihihiuli ako ng sincere apology sa kay Miss Merly Peregrino at sa kanyang pamilya at sa lahat ng fans na nadampian ng sakit ng aking mga salita, mga kabayan. Okay? Eventually, I am telling you guys, marirealize nyo ang pagpapakumbaba ko na ito sa inyo, no? To ask an apology. This is not easy, ha? Hindi ito madaling gawin, mga kabayan, because this is a public apology. Ginawa ko ito because to let you feel na sincere ang aking intention, ang aking motibo sa ginawa kong ito ngayong araw ng Linggo. Tandaan nyo itong date na ito, mga kabayan, January 23, Sunday, 1:30 ngayon sa relo ko. Tandaan nyo itong araw na ito, mga kabayan. And
I promise this is the last one na magbablog ako about Migs Molino. Kung magbablog man ako mga kabayan, ibang content ko ang inyo makikita, okay? Dun sa mga nag-support sa channel ko, thank you so much and I do hope na you will keep on supporting Carlo Mendez TV sa mga bago nating mga content, okay mga kabayan? And again, I am extending my deepest apology. I am having a pronouncement regarding my public apology kay Miss Merly Peregrino for hurting her feelings. Sorry po madam, and I do hope na one day magiging mabuting magkaibigan ho tayo, okay? And also to Ballpoint, napakabuting tao ni Ballpoint mga kabayan. Akala lang natin, sabi ko nga kay Ballpoint eh, ang nakikita mo sa akin sa camera, hindi yun ang totoong nakikita mo sa akin pagkaharap mo ako, okay? I might be a fighter mga kabayan, pero I'm a very good friend. Napakabuti kong kaibigan mga kabayan. Okay? So, anyway, thank you so much po for spending your time watching this video. Again, may sincere apology to all of you guys, lalo-lalo na kay Miss Merly Peregrino and kay Ballpoint. And sa lahat, sa inyo lahat, kung sino man sa inyo lahat, sa Molino family, kay Miss Molino, kay Jetro, at sa lahat ng mga taong nakalaban ko, okay? This is not the end of the world, mga kabayan. I do hope na makapagbigay ako ng kahit konting liwanag sa inyong lahat, mga kabayan, na ang pagpapakumbaba, mga kabayan, ay isang magandang gawain na itinuro sa atin ng Panginoon at ng ating mga magulang. Okay? So, thank you so much for spending your time watching this video. This is Carlo Mendez saying God bless Philippines, God bless the world, at please, sana magkasundo-sundo na po ang lahat. Sana supportahan nyo pa rin po ako mga kabayan ha, sa mga content ko na iba, because starting today, kung magbablog ako the next day, no, iba na ang content natin mga kabayan, hindi na Migs Molino, okay? So, itong vlog natin na ito, this is for a special vlog para kay Miss Merly Peregrino and sa lahat ng mga fans ni Migs Molino na nasaktan natin mga kabayan, okay? Thank you so much for your understanding and your forgiveness sa aking pagkakamaling nagawa. And to Miss Merly Peregrino, I do hope, madam, na someday eh, magkinakita tayo nila Ballpoint pag nakalipat na ho ako dun sa kabilang bahay sa condominium. Okay? Babawi tayo sa inyo. And no war. Wala nang hitting ng mga post-post. Actually, dinilit ko na bago ako nag-vlog. Bago ako nakipag-usap kay Ballpoint, deleted na lahat eh. And thank you so much for your understanding. God bless everyone. Bye-bye.